Mary Jerty, Justin, Gail, and relatives of Congressman Rodel, magandang umaga, tanghali po sa inyo lahat. Ang paglisa ng aking best friend na si Congressman Rodel ay nagbigay sa akin ng isang malaking dagok. Isang saloobid na ang kamatayan ay nagpaalala ng mensahe na sa ating lahat na tayo ay may maibuhay. Na dapat gawin ang lahat ng kailangan gawin para sa ikabubuti ng bayan at ng mamamayan. Habang may buhay, may pag-asa. Gawin ang mga plano, ang mga panukala natin sa ating pagiging lingkod bayan. Mahal ko ang aking kaibigan na si Kong Rodel. Kumpare, kapatid, kapitbahay sa Kongreso, sa aking dalawang termo ng pagkakaupo bilang representative ng 1K Party List. Bilang congressman ng 1K Party List sa loob ng 6 na taon, naging kasama ko siya sa lahat ng mga committee hearings at kung saan ang kanyang galing at talino bilang isang abogado ay nasaksihan ng kapwa ko mambabatas. Bawat bigkasing salita ni Kong Rodel ay tumitimo sa mga nakikinig at umaattend sa mga committee hearing. Si Kong Rodel, ang aking kumpare, ay totoong napakamasayahin. Very friendly, isang passionable na tao. Naalala ko kung gaano siya magsuot ng kanyang signature na Amerikana, terno na polo, korbata, pantalon, pati kulay po ng sapatos. Every time po na umaattend ako ng committee hearing, wala po siya sinasabi, tutulungan ko si Mike, kawawa si Mike. Sinasabi po niya lagi, Sharon, tulungan natin si Mike. Kasi si Mike ay hindi isang abogado. Every time naman po na naipapasa namin sa committee level ang aking panukalang batas, lagi niya po akong niloloko, Mike, magpalibre ka naman. Mike, pakainin mo naman kami. So kami po ay pumupunta. Marami po kaming magandang kwento, masayang kwento ng panahon namin nila Sharon na kami po ang magkakabarkada. May isa pong magandang kwento na aking naalala. Nailusot po namin ang Republic Act 10150. Ang sabi niya sa akin, Mike, pakainin mo na kami. So ayaw po niyang kumain sa mumurahing restaurant. Ang sabi niya sa akin, dadalhin kita sa restaurant na mamahalin at ikaw ang magbayad. Kasi nailusot naman natin ito. Ang sabi ko, sige, walang problema pare. Pero nagyayapa po siya ng aming mga kasamang congressman dahil ako daw po ang maglilibre. Pero kahit po pala isang abogado, sabi niya, nagugulangan ng mga Batanggenyo. Order po siya ng order ng mga pagkain. Lahat na po na masasarap na pagkain ay in-order niya. Ako naman no, sige lang ka ko, order ka ng order, wala ang problema. Pero afterward po na natapos ng aming kain, nila Sharon, nila Arnel, binayaran ko po ito ng credit card na expired. Madali po akong umalis, sabi ko, aalis na ako pare. Nagmamadali lang ako, uwi ako ng Batangas. Pero bahala, sabi niya, sinong pipirma nito? Wala, automatic yung card ko. Pero after 5 minutes po, tumatawag na, sabi niya, loko-loko ka talaga, expired yung credit card mo, bayaran mo ito sa akin sa Monday. So ito po yung mga alaala na hindi ko kayang kalimutan. Si Kong Rodel po ay isang mabuting tao, mabait na kaibigan. Kung ikukwento ko po ang 6 na taon namin pagsasama dito, aabutin po tayo ng gabi. Kita ko, marami na po ang gutom sa atin. So I consider myself po truly blessed to have a wonderful friend like Congressman Rodel. Pag naalala ko po ang aming pinagsamahan, hindi ko mapigil ang pagluha. Marami kaming nilakbay na pagsasama. Na doon din po namin pagpasyal sa aking bayan. So sa pamilya po ni Congressman Rodel, ng aking kumpare Marie Jerty, Justin,
nandito lang po ako at aalalay po ako sa pagmamahal ko po sa aking kaibigan. So, Congressman Rodel, paalam at sana pagpalain ka ng nawa ng pumay kapal sa malayo mong biyahe. Adios, mabalas.